Heading now into our draft. It is game number 2. Smart Omega Neos versus Brand Euphoria. 2-0 ba? Or magkakaroon tayo ng game number 3? Malalaman natin yan dito sa ating draft. Ano kaya yung mga possible makita natin ngayon? Kasi kanina, target ng Brand Euphoria yung ilan sa mga heroes, not just by KelVJ, but even si Zone, di ba? Kasi alam natin na Omega, gumagamit sila ng mga Kadita picks, di ba? Pero mukhang ang target pa rin dito ng Brand Euphoria, eh maiiba na pala. Maiiba na hindi na basta-basta nila ibibigay or okay lang sa kanilang ibigay ngayon yung mga Kadita picks, pero ang ayaw nilang ibigay sa Smart Omega is the Joy as well as the 1-1. Kasi yung Joy, alam nila paano pagganahin to, and alam din nila kapag ito napunta sa isang malupit na XP laner, mahihirapan din talaga tayong kalaban to. I agree. And yeah, going back to the draft, tinanggal din ng Brand Euphoria yung Kadita na alam nila na medyo magiging magandang setup place here. Kasi ginagamit nga naman ng Smart Omega Neos yun eh. Mm. So, Ryujin ang gumagamit yan. But, wow, this is going to be glue. Siyempre, given na yan, open ang glue, walang Joy, kunin na natin agad. Kunin na nga para kay Sagit, no? And kung papansinin kasi natin, Faramis yung kinuha or tinanggal dito ng Omega. So, Matic, papabor to para sa isang glue. Pero ang hindi natin napapansin, Fredrin is open. Diba, paulit-ulit nating sasabihin na yung Fredrin is one of the contested heroes nga sa mismong jungle position. And now, pwede siyang pumunta kay Vinogo na kung saan si Vinogo nga, uulitin ko lang din, isa sa mga flexible na jungler na kaya niyang gumamit ng utility as well as the assassin. So, ngayon, ipaprioritize na to pantapat sa Lancelot ni MP. Napansin din ng Smart Omega Neos. Okay, open pa yung mga heroes na comfortable tayo. Kunin natin agad. Meron, kinuha nila yung Harit ni Wes at syempre, ang Lancelot ni MP the King with the tank utility build na nakita natin sa week number 1. And effective at gana to sa Smart Omega Neos. Kumbaga parang, kung tatapatan tayo ng utility jungler, sa totoo lang, mahihirapan talaga ang isang Lancelot. Pero because of that adjustment sa mismong emblem, sa mismong item builds ng isang Lancelot, pwedeng manigate eh. Mapunan noong mismong kalamangan ng isang Fredrin against the Lancelot. Pero Fredrin dito, mukhang flexi heroes yung mga masabi natin dito para sa Brand. Kasi nakita na rin tayo ng ilang players gumamit ng Edith onto the XP, gumamit ng Edith onto the Roam, even Fredrin, di ba? Jungle or XP. So, parang Brand naman, gusto nila mag-mind games ngayon. Tama. Yun ang gusto nila para hindi sila maging ano, calm and collected. Yan. Kumbaga, dito sa ating game number 2. Dahil hands on kanilang binan and also the Eve para hindi nga naman magamit ang magandang mage here for side of Smart Omega Neos. Pero knowing Omega kasi, kahit iban mo yung Eve, iban mo yung Hanzo, meron pa silang surprise eh. Yun nga, ito mo, Julian. Lapu-lapu. Lapu-lapu diba, meat. Hindi mo alam eh kung ano pa yung mga pwedeng dala dito. Pero yung pagtanggal ng Smart Omega Neos for that Estes, pabor yan tama sa kanila. Pabor na tama pabor lang yan talaga. Kasi nga naman, kapag naman kasi utility yung ginagamit dito nila Vinogo, Yoshino, na sinasabi nga natin, the one you can rely on para sa Brand Euphoria, magaling din siyang gumamit ng Estes. Meron din kasi silang part, meron silang game na gamit nila both Faramis and the Estes. And Valentina and Fredrin din yung nasa lineup nila. Kaya, nag-scout dito Smart Omega Neos, they ban out the Estes para wala nga namang healing galing coming from the Estes sa pagkakaroon ng team fight. Wow. And they pick on the Beatrix here for the side of Brand Euphoria para kay Jisoo. And I think for me, Beatrix right now, kailangan mo siyang alagaan para magkaroon siya or naging kite na siya or scaling hero na siya. Oo, hindi na siya kagaya nung Bea dati na medyo ano kaya talaga eh, halimaw talaga eh. Magkaroon lang ng Blade of Despair and Malefic Roar, goods na eh. Masakit na, pero ngayon, although gana pa siya, pero para siyang ano, Claude na ngayon. Wow, ito yung surprise na naman na makikita natin
Iban nyo yung Kadita, iban nyo yung Eve, pero Smart Omega, meron kaming pang-surprise ulit sa inyo. Kiel VJ, pwedeng sa kanya itong Gusher na to. Plus, again, the Jawhead. Jawhead ni Zone. Grabe yung Smart Omega News. Pinapakita lang dito sa MDL Season 1, hindi lang kami limited sa hero pool. Marami kaming baon. Sige, tama ka nung sabi mo, banyo na lahat. Merong kaming ilalabas meron na meron. Bago. Gusion dito, making his debut. Break the limits na to. Yun nga eh. Let's ano na, kumbaga parang exceed our limits. Oo. For Smart Omega Neos. Meanwhile, Brain Euphoria. Okay, maintindihan mo kung bakit kukuha Lolita dito ng Lolita. Para nga din naman pwedeng ipansalag doon sa mga Synchro Fusion as well as the Dagger na magmumula dito sa isang Gusion. Looking at the lineup, Brain Euphoria Esports, Calm and Collected with a systematic draft. Mm-hmm. Smart Omega. Smart Omega, another surprise. Chaotic, kung sa Tagalog, bardagol na lineup na naman. Magulo. Mm-hmm. Magulo ang lineup. Pero kung effective nga naman daw, bakit mo babaguhin, di ba? Bakit mo ayusin kung di naman sira? Iyan nga. Diba? So mapapagana at mapapagana nila. Pero ngayon kasi, paano babawi ang Brain Euphoria Esports knowing na na-target din sa bans yung mismong tank nila or rumor nila na si Yoshino? Sabay-sabay nating abangan yan as we head on para dito sa game number 2 sa Best of 3 series, Smart Omega Neos versus Brain Euphoria Esports. Magkakaroon ba tayo ng game number 3 o tatapusin na ng Smart Omega Neos ang kanilang serye? And yes, Gusion, di kayo nagkakamali mga kaibigan, nasa mid lane po ang Gusion at Lancelot ang kanilang jungler para sa side ng Smart Omega Neos. Naka-petrify pa yung mismong Gusion na to, pero ito yung maganda sa isang Jawhead eh. Diba? Pwede niyang ilish yung mismong orange buff mo. So si MP, lumapit na lang siya doon, hinit niya na lang ng onte, and now, pwede pa silang kumuha ng Lito Wanderer. Oh. And alam na yon ng Brain Euphoria, so hindi na nila i-co-contest pa tong Lito. Mapapansin natin na after ni Binogong kunin yung purple buff niya, transition na agad siya sa orange eh. Tinanggap niya na makukuha agad yon ni MP. Alam na niya yung kapalaran niya, pero with the Gusion Petrify, nakikita ko lang to actually sa RG. Oh, even si Few. Si Few? Ginamit niya to, and even si Sanji. Ginamit niya to nung M4. Pero hindi mo siya naka-execute nun? Hindi. Naka-petrify. Pero ang tagal na nating hindi nakita ulit yun. Diba? So, yung tinarget nila si Sanji. Tapos sa Gusion. Okay. So tama din. Parang tinarget din ng Brain Euphoria itong mid lane ng Omega. Pero meron silang baon. Marami kaming baon, sabi ng Omega. And how? Grouping up sa may top lane, Vinogo dito, may iwan. Si Heads nandun lang din naman. Oops! Para tulungan. Pero the first blood will be secured by the barangay. Hindi pa masyadong maunat itong si Vinogo with the Fredrin. At saktong-sakto ang pagkaka-takedown sa kanya dahil merong turtle sa side ng Smart Omega. At dito ay uncontested, libreng turtle para sa kanila. Grabe yung pag-secure nila ng kill and then transition that kill into an objective takedown. Masasabi natin na for the first minute, parang ang Calm and Collected is no other than the Omega Neos. Mm-hmm. Diba? Brain Euphoria, yung system nila ngayon, medyo nagugulo because of the disruption na binibigay sa kanila netong Z-Zone. Tama. And alam naman natin na parang based on the recent games din, Zone talaga yung nagiging isa sa mga key players. Pero Heads, with the flicker in. Ooh. Surprise nyo ba yan? Kaya din namin kayong surprisein. Pero hindi ko si Yoshinu with the setup. May stun lang din naman si MP pero hindi niya siya i-go ng mga members Inahabol. Of Brain. Heads dito, delikado yung buhay niya. Nagbabay na lang siya ng time. Pero I believe, tanggap niya na rin naman kapalaran niya. Alam na niya yung kapalaran niya at siya ay tutumba sa kamay ni Sagitno doon sa may taas. Pero ang ganda rin kasi ngayon ng ginagawa ng Brain Euphoria on their early stages of the game. Mm-hmm. Kumukuha sila ng mga pick-off na kailangan nila or mga kaya nilang i-pick-off here for the side of Omega Neos. At kailangan din nila ito i-secure na hindi aabot ng late game dahil alam naman natin yung mga members ngayon or yung mga heroes na meron ang Omega Neos is lahat yan late game centric. Ayun nga eh. Pag umabot ng late game, medyo
mangangaray ka na lang din talaga. And kailangan maging maingat ng Bren Euphoria sa mga pagsilip na ganun, pero hindi matutuloy yung pag-out netong si MP the King, kaya naman siya yung ma-execute na ng Bren Euphoria. Sila na yung laban so? Ngayon, Vinogo. Ginamitan niya pa nga ng Retribution itong si Zone. Kami naman yung mag-zone ngayon. Buti na lang may flicker para magkaroon siya ng second chance makatakas. Pero Bren Euphoria, oy, grabe sila maging aggressive ngayon, Wes. Mapapagamit lang din naman siya ng Purify para hindi matuloy yung stun. Pero with the snipe, hindi pa rin tatama to. Papasok doon, walang iba kundi si Kel DJ. Pero tatlong miyembro yung nakaabang siya, sa kanya, Bren Euphoria. Sila yung pwedeng kumuha nitong turtle na to. Ang ganda ng rotation coming from Bren Euphoria. Gusto nilang kunin si Wes. Si MP. Pero si MP the King, ito na naman yung mga slash in, slash out. Pero merong team fight for si MP the King pa rin ang makakakuha. May nasa bulutan na nga dito. Grabe yung sabunot and yung pagbawi agad dito ng Omega Neos. Oo, mapipitas nyo sila, pero when it comes to objectives, alam nila na kaya naman nilang ipaghigante yung kanilang mga sarili. Heads dito, having that 1v1 against MP the King and trying to actually zone out MP. Para nga naman hindi masyadong makapanggulo, pero si Zone dun sa may bandang ibaba. Mapapansin na naman natin na parang ang Omega Neos, sila yung two plans or two steps ahead doon sa plano nila against Bren. Tama ka dyan. Sila nga yung kailangan nilang ingatan or bantayan itong si West, or I mean si Shizu with a Beatrix, kasi medyo na-nerf na siya. Ay, grabe nga naman. Pinogo dito ang apat na miyembro ng Omega Neos ang atake sa kanya, pero yung sustainability ng isang Fredrin, alam na natin kung bakit yan ipa-priority, kasi kaya niyang mag-isa. Mm-hmm. Diba? Strong independent man ang isang Fredrin. Strong independent man. Gusto ko sana sabihin woman. Pero dahil nung nakita natin si Vinogo, apat na ultimate ang na-burn, diba, ng Omega Neos, pero hindi pa rin siya na-take down dito sa may mid lane. At mukhang magkakaroon ng mirroring coming from Bren Euphoria. Sila naman ang dadalaw dito sa may gold lane. Alam nila na nanganganib na itong si Shizu. Yun nga eh. And since nakita natin na kayang isustain yun ni Vinogo, para sa akin, ito yung magiging problema, possible, ng Omega Neos kapag umabot ng late game. Mm-hmm. Bakit? Kasi yung mga heroes na meron kayo, Kel VJ, oo, masakit yan, assassin yan, pero hindi naman yan yung mga mages na kayang tumunaw ng mga heroes. Pero dito si Zone yung namatakan. Tinamaan din naman ng snipe, pero kaya din naman kasi nilang isustain. KLBJ doon sa may padalikod. Even sa gitno, nandito na yung buong barangay. Aatake para sa Bren Euphoria. Delikado na si Vinogo, mabubuhay pa rin ulit siya. Yoshi na dito, delikado. Nakahabol, pero nakahabol si pa rin ni Wes. At nakapatay na naman sila Omega Neos. Mamaya na natin isipin yung pang late game. Tayo muna yung kumontrol as early as possible. Ang ganda nung pagkakas face check ni Zone doon sa may brush area sa may baba. Na-bait dito yung members ng Bren Euphoria. Kung makikita natin, nag-pop ng Nebro's Passion itong si Shizu, pero alam nila wala pang damage to eh. Oo. Kaya tinangki na lang ni Sagitno, nandun din si Wes with the Zaman Force, kaya sila pa yung nakakuha ng kill plus the turtle. Ang grabe yung pag-bait out doon, no? Mm-hmm. Ng Omega Neos. Diba, alam nila na medyo mag-overextend ang Bren Euphoria. So, Sagitno and Wes, Sagitno as well as KLVJ with the surprise sandwich play. Mm-hmm. Diba, hindi na talaga makakatakas doon yung ilang miyembro ng Bren Euphoria and now Omega Neos. They are the one in control dito sa mismong laban na to. And with that, tingnan mo, napapagamit pa nga ng flicker para lang makatakas. Meanwhile, Omega Neos, nag-i-impose lang sila ng threat eh. MP, medyo lumalalim ng bagya. Pero para dito na sa health niya, mukhang tank Lancelot pa rin to eh. Tank Lancelot pa rin, makunat na. Saka ang ganda rin kasi ito targeting kanina ni Kel VJ. Ang kinuha niya talaga, si Shizu. Mm-hmm. Yun ang kinombohan niya with the Petrify Path. Kaya nakakalamang dito ang Omega Neos sa ngayon. Pero ang Bren Euphoria, kaya pa naman nilang makabawi dito. Magandang execution lang coming from Heads and also from Yoshi, no? With the Luminum Blast. Mm-hmm. At pwede pa silang makabalik dito kasi 8 minutes pa lang naman. Nasa kanila pa rin yung win condition. Huwag lang talaga nilang antayin na umabot ng 16 minutes plus here sa game number 2. Yun nga eh. Kumbaga for Omega, sila naman yung merong oras, mm-hmm, na hindi nila pwedeng paabutin ng late game.
Bren, on the other hand, sila yung papabor sa late game. May conceal or merong setup na makikita tayo doon sa itaas. Si West, pero si West ang target niya. Walang iba kundi si Shizu. Pero ngayon, transition na ang Bren sa pag-takedown kay Zone. Okay na tayo doon. At least nakapitas tayo ng isang may conceal play. West, delikado. Ang buhay niya, ang sakit na ng damage ng Bren. Euphoria Esports, nandito na yung ilang tropa ng barangay. Lalaban ba sila? KLBJ diving in, hindi tumama doon, pero mag-flicker in itong si Ryujin at mo ang si MP, yung sasalubong doon sa may bandang backlane as well as si Sagitnu. Oh. Ang target nila is the damage dealer of Bren. Makakasikuro sila ng isa dito. That is a 2-for-1 trade. Papaborto sa Bren. Ang tanong sa Sagitnu, makakatakas ka pa ba? Oo, kaya lang Luminum din ba niya? Blast. To the point na naulit na dito yung Luminum Blast Zone. Nandun lang sa may bandang likod. MP the King, together with his teammate, itatry nilang patagalin yung teamfight, pero mananalo pa rin yung mas maraming miyembro sa isang kupunan. CC, calm and collected against Omega Neos. Marami din silang CC, crowd control. Meron Earth Shatter from Heads, meron Numinum Blast from Yoshino, at naandon yung taunt ni Vinogo. Nakakayang muti. Hindi ka makagalaw eh. Mm-hmm. Ang hirap gumalaw. And eto na yung nangyari doon, dahil yung Bren Euphoria, sila na ngayon merong control dito sa may Lord. Kami naman, kung ginawa niya sa amin to kanina, kami naman ngayon. Tinry ni Zono iba to, si Vinogo, para sana i-delay kahit papano yung mismong pag-take nila ng Lord. Pero hindi na muna mapipigilan ang Bren Euphoria as of this moment. Dito na natin nakikita na nagpo-fall off na yung mismong spike ng power na meron dito ang Omega Neos, to the point na ang pwede na lang nilang pitasin is si Shizu and even si Ryujin. At kapag umabot ng matagal yung mga teamfights, I can say na Bren Euphoria ang lalamang doon. I agree. And na nakita natin, nag-item check kanina, si Shizu ngayon, meron na siyang Blade of Despair and the Malefic Roar. Tapos I think ang bubuin niya is the Demon Hunter Sword. Para mas ma-shred nga naman itong members ng Smart Omega Neos. At inuunti-unti lang ng Bren Euphoria yung mga outer turrets ng Omega. They are being calm and collected with a systematic play para dito sa Bren Euphoria. Meanwhile, Omega Neos, mukhang ito na naman yung istorya sa Omega. Natingnan mo, merong play coming in from Zone. Napakaganda nun kasi Shizu, yung magiging target nila kahit na tumagal yung teamfight na to. Kaya naman pala nilang makapitas ng isa. Nasa bunutan pa doon itong si Heads. Babagsak na or tatanggalin na ni Sagitnu yung pagsabunot niya. Sabi nila, focus tayo sa harap. Sila naman. Pero meanwhile, umaharap. Bren Euphoria, on the other hand, mukhang mag-counterplay sila kasi alam nila, nag-uubos na ng resources dito ang Omega. Meanwhile, KLBJ, mamamatay lang din kasi ang sakit ni Ryujin Vinogo dito. Grabe na rin yung kunat na meron siya, to the point na papaback away na yung mga members ng Omega. Flicker out for Sagitnu. So, naging palitan lang noon is 2-for-2. Pero I would say, Bren, yung pwede pa rin mag-control ng laban. Bren Euphoria, ang talagang, ang dami nilang CC dito, crowd control against Omega Neos. Yun nga, babalik natin doon. Merong taunt from Vinogo, merong Numinum Blast, may Earth Shatter na sobrang ganda ng pagkakasetup dito ni Heads against the Smart Omega Neos. At nahihirapan dito ang Omega na mag-counter go dahil sila pa yung nagiging casualty eh. Yun nga eh, kasi kapag ikaw ay isang assassin or kapag ikaw ay isang Johid, isang Harit, yung mga skills and spells mo, gusto mo ma-burst down agad yung mga certain heroes. Oo, na-burst nila doon si Shizu, pero saan sila huhugot ng more damage para patayin si Vinogo, para patayin. Walang iba kundi si Ryujin, pero ngayon may conceal play na naman. Makikita naman nila dito, walang iba kundi si Vinogo. Ang target ni MP, it's gonna be Ryujin. Pero wala siyang mana ngayon. And now, mukhang ito na yung counter go ng Bren Euphoria. Mapapaback away na yung mga members ng Omega. The calm, systematic, and collected Bren Euphoria. Gonna be securing 3 kills para dito kay Shizu. At sila naman daw, to show the boss, kami naman yung magmamama sa Omega. The power spike of Bren Euphoria is now activated. Crowd control is the key with the calm and collected. Pero mukhang gusto nang kumatok dito ng Bren Euphoria sa may gitna ng Omega. MP, gusto pa nilang depensahan. Kaya pa ba? Oh! Yan ang tanong ng bayan. Walang minions ngayon. Back away ang Bren Euphoria Esports. Nakita natin na they are really calm kasi alam nila
na hindi natin to pwedeng ipilit kasi meron naman tayong Lord na pwedeng kunin. Pero look at MP. Ang kunat ni MP, papasok pa rin talaga siya dito. Mukhang itatry pa rin talaga to ng Omega. It's now or never para sa kanila. This is the moment for the side of Red Euphoria. Kung gusto nila magkaroon ng game number 3, si Pinoco pa rin. Ito na yung rat-rat na magagaling kay Shizu doon sa may panang backline. Pero West again, Grabido one securing a kill. Nasa bunutan pa nga din doon si Head. So two members are down para dito sa Red Euphoria. Shizu with a flicker out. Nandito rin naman yung ultimate coming in from Pinoco. Na-surprise na naman tayo ng play coming in from Smart Omega Neos. Yoshino Delicado, inyo na yung Lord. Pero amin yung apat na miyembro nyo. Na-surprise attack ang Brand Euphoria dito sa side. Ang Omega naman yun magdedepensa muna dahil sila ang nakakuha ng Lord ay yung Brand Euphoria. Ngayon naman, titignan natin kung paano magpa-pan out itong nakuhang counter go ng Omega Neos against Brand Euphoria. Oo, nandun yung mga crowd controls pero unti-unti nang nasusustain. Grabe ng mga members ng Omega. And yung right targeting nila, na unahin natin si Shizu, unahin natin si Ryujin, even si Heads. Mm-hmm. Yun yung tatlong miyembro ng Brand Euphoria na nagiging target ng Omega Neos na kung saan kapag namatay yung tatlong yun, pabor talaga sa Omega yung laban. Kasi pag nawala nga naman yung dalawang damage dealer tapos yung Earth Shatter pa ni Hits, talagang mahihirapan na. Magre-rely na lang sila kay Yoshino with the Numinum Blast. Pero kasi ang ginagawa ni Zone, pag nagkakasan ng Numinum Blast si Yoshino, tinataboy niya or nagkumagamit siya ng Unstoppable Force. Yun nga eh, para Unstoppable Force nga to, pero you can be stopped yung mismong ultimate ng isang Lolita. Diba? Ayos yun. Unstoppable Force, but you will be stopped. Tama. Ang galing. I agree with that kasi, nga naman, nakatayo kasi yung yung Lolita. So, tignan natin dito kung may papasok ba. Ay, nandun si Shizu. Or hindi pala. Ang nandun palang na-setupan, walang iba kundi si Yoshino. Magkatunog naman sila, di ba? Tama. Pero ngayon, si Heads, papasok lang naman siya dito. With that ultimate, papaflicker out siya kasi ngayon delikado Zone, na sila. Mabibigyan din ng isa si Zone. Omega Neos, ang call nila ngayon is to back away kasi kompleto pa rin yung damage dealers ng Brand Euphoria. Roamer palit sa Roamer. Tumba dito si Zone at si Yoshino. Shizu, nagre-runners apat dito. Check lang kung sino yung mga Nasho Brush. Dahil mag-back away muna ang Brand Euphoria. Sabi nila, tama na muna yon. Masyado na rin silang masakit ngayon. Kasi lumaabot na tayo sa gusto ng Omega. Yung 16-minute stretch ng ating game. Arang masasabi natin na ilang beses natin sinabi na kapag umabot ng late game, yung lineup ng Omega Neos, eh, pwedeng sila yung magkaroon ng disadvantage. Mm-hmm. Pero, ano to yung Omega to eh. Omega yun parang eh. Late game lang, di ba? Never gonna stop and ganun yung nangyayari dito. Kaya naman, Brand Euphoria, nahihirapan silang tapusin yung laban. Mm-hmm. Oo, sila yung may kalamangan, sila yung lamang when it comes not just by the goal, but even onto the objectives. Pero kung papansinin kasi natin, ito delikado na naman kasi may zone na mag-zone out at may zone na magko-control ng mismong laban and even sa gitno. Ang target niya dito is Garbida backline na siya rin magiging target ng Brand Euphoria. Kaya naman kinukulo talaga ng Omega dito yung mismong composition ng Brand Euphoria. KLBJ securing a kill pero mapapatay lang din naman siya. That is a 1-4-1. Pero ang magiging pahirap na lang for Omega is no other than Ryujin. Back away muna. Kalma muna tayo, guys. Kalma muna. Dahil yung sustain na meron na pinabakita ng dalawang kupunan ay kakaiba. Dahil si Yoshino! Ito na naman yung setup. Yoshino, delikado dito. Pero si MP dun sa may panang likod. Kumbaga, MP sa harap, Omega sa likod na ngayon delikado pa rin si Yoshino. Mukhang mabubuhay pa rin naman siya. Pero mukhang ito na ulit yung time para sa pag-iingay ng Omega Neos. Kalat-kalat yung mga pag-pick off nila pero sila yung nananalo sa team fights. Kahit nasabihin na natin scattered yung clash natin pero yung sustain na meron ngayon ang item builds ng Smart Omega Neos is nagpe-pay off ngayon dahil nakakakuha sila ng mga counter go against Brand Euphoria. Ngayon, sila na yung merong spot dito or pwesto sa may Lord. Ito na nga eh, 3 versus 5. Brand Euphoria, gusto yata nilang i-go to zone again with the setup. Pinoco yung magiging burst nilang gagawin
Ang sakit din naman ni Binogo. Tapos nandito pa yung Nibiru coming in from Shizu. Pero sabi ni KLBJ, pakapatayin namin yung mga members nyo. Kaya naman, yung dalawa na magtatry sana ng umagaw ng Lord na yun ay sasapakin at papatayin ng mga Barangay Omega. Ang ganda rin nung ginagawa ni KLBJ, mag-i-in siya, mabit niya yung mga ultimates ng Brand Euphoria, then mag-out siya, then papasok na naman at makukuha niya pa yung mga important heroes or players dito ng against Brand Euphoria. Lagi natutumban niya sa Ryujin. Yun nga eh, yung mismong right timing kung kailan siya papasok, pinapatunayan sa atin kung bakit siya tatawagin The King. Di naman tinawag ng The King yan ng walang ano, walang dahilan. Yun nga eh, and now pinapakita sa atin ni Kiel kung bakit siya deserve tawagin by that nickname, Brand Euphoria. Makukumpleto lang din naman silang dedepensa dito, pero it's the time for Omega to make a counter push. Ito na nga ba yung inaantay ng Smart Omega Neos? Kumakatok na sila, pati sakit yung Lord sa may baba. Tumumba na yung inhibitor turret sa may baba at gusto yata kunin din ng Smart Omega yung natitira pa. Yun nga eh, nag-aantay lang sila ng minions pero kompleto na dito ang Brand Euphoria. The question is, papasok ba si Zone? Kasi kanina pa natin nakikita na si Zone yung nagiging key player talaga for Omega to change the tempo of the game. Especially kahit na lamang ang kalaban nila. Kumbaga, siya yung catalyst or game changer ng Smart Omega Neos. And for the side of Brand Euphoria, kailangan nilang mag-ingat dito. Si KLBJ nakakakuha na ng momentum, pati yung tempo niya with a Gushion. At the payoff to para sa side ng Smart Omega Neos. Sobrang paid off ng mga nangyayaring ganong pick-off. Kasi nakikita naman natin eh, Shizu, Ryujin, Heads, either of the three, yun yung naibabato ni Zone. Kaya tinan mo si Zone, no? Parang ako yata yung pinag-uusapan niyo, ha? Teka, parang natutok sa akin yung camera. Oo nga eh, parang ako yata yung bida ngayon, ha? Ako yata yung ina-highlight ng mga casters ngayon. Pero look at MP. Ang sakit, ang kunat nitong si MP. And now, Zone, tinan mo, na-force na yung flicker nitong si Shizu, pero mukhang ito yung counter-go ng Brand Euphoria. Nandun yung setup coming in from Yoshino. Kunat pero nandito lang din naman yung mga members ng Omega para tulungan at antayin yung mga kampi nila. Oops. Hindi kami pwedeng basta-basta lang naiiwan yung mga tropa. Heads dito. Oops. With the use of that ultimate, West yung magiging target. Pero look at KLBJ! Magiging delikado lang din naman yung buhay niya. Mamamatay lang din naman siya dito. And now, this is it. Ito na yung counter go naman ng Brand Euphoria. Palitan lang talaga sila ng momentum. Pero masasabi natin, kapag ikaw ay nanalo sa isang teamfight, pwedeng ikaw na talaga yung mag-control ng laban. Kailangan nilang mag-back dito dahil nakita natin yung minion wave equilibrium ng Omega Neos ay medyo nasa loob na ng base. Pero nakita natin kanina, hinahatid ng Brand Euphoria yung Omega sa base nila. Hinahabol talaga eh. O tara, dalhin muna namin kayo sa barangay. Kumukulit kayo eh. Teka, medyo kanina pa kayo eh. Kaya nga eh, medyo umaasim. Medyo lumalagpas, hindi naman umaasim. Pero ang nakita natin doon, Brand Euphoria, alam nila sila yung lamang. Kalahati yung Lord ngayon. Lord, pero mukhang iko-contest pa rin naman to ni MP. Nandun yung setup coming in. Sino, sino makakasecure? Oh. Walang iba. Kundi si Binogo pa rin naman sa gitno. Onto the backline. May pagsabunot lang din naman. So 1-4-1 yung naging palitan dito. And now, Brand Euphoria. Mukhang sila yung mas magiging aggressive kasi alam namin kami yung panalo sa pag-secure ng Lord. So nadagtagan yung angas namin, MP the King. Sayang mamamatay dito with that immortality. May second chance of life. Mabubuhay pa rin naman siya. Pero yung Lord nandito na agad sa gitna. Dalawa yung tatapos or dalawa yung magde-depensa para dito sa Omega. Ang tanong, kaya ba nilang pigilan ang calm and collected Brand Euphoria? Mamamatay lang din naman si MP pero nandun yung petrify. Grabe nga naman yung damage output coming in from the King, successfully defended by the barangay. Hindi pa rin tapos yung laban. Hindi pa tapos ang laban dahil si West pa rin na nakakuha ng kill or defense, pero apat ang members. Round 2 na to. Summon Force gagamitin lang din naman, pero si Shizu nagta-power lock na ngayon. May minions, magiging enough yun para tapusin at bumawi ang Brand Euphoria. Brand Euphoria 1-1, nakuha nila yung kanilang inaasam na panalo dito sa kanilang laban against Omega Neos, and they keep it calm and collected. CC, crowd control is the key, sabi ng Brand Euphoria. Antindi nung place palitan kung pahita na ito yung para sa akin, ha, I personally believe na
parang yung mismong last matches natin for a day. Yun yung mga gumugulat sa atin. Kagabi nakita natin, DNC versus Sol, di ba? Palitan kong palitan ngayon, Omega versus Bren naman. And nakita natin ngayon na Bren Euphoria showing Omega who's the boss on that game number 2. At sila yung naging boss doon sa game number 2. Kumbaga, sabi nga natin yun, this is the moment eh. Makapigil, hininga. Grabe nga. Lahat ng team fight pero laging extended because ang kukunat na rin ng bawat teams natin. Nakita natin, hinahatid na nga ng Bren Euphoria yung Omega sa base nila. Tapos, nag-counter go naman yung Omega Neos. Sila naman, di ba? Kumbaga, palitan lang din. And the late game itself, it speaks for itself na sinong unang magkakamali, sinong unang magiging, o sinong unang manggigigil, sila, ang yun ang magiging medyo dehado sa ating laban. So, pigil na gigil. Pigil na gigil yan. Talaga. Yun yung pwedeng makita natin for the next game. Mm-hmm. Kasi game number 3 yun. Pero, somewhat, napansin ko na lang din doon na parang yung sinasabi natin na magpo-fall off yung power spike ng Barangay Omega na even though kilala nga sila for the late game, eh ramdam mo rin talaga. Nakapos sila sa damage and kapag ang naging target is West, medyo mahihirapan din talaga. Oo, maganda yung depensa nila, pero kasi mas marami na yung buhay pa eh. Tama. For a Bren Euphoria. So, nakita natin, Jisoo, power lock na lang. Masakit na rin kasi yung Beatrix. Yung sinasabi natin, kailangan mo alagaan din talaga ang Beatrix sa gold lane at mag-aantay ng kanyang mga items para maramdaman yung kanyang power spike. And yeah, going back to Omega, yung sinasabi mo kanina, dahil yung composition nila with Sagitnus Glue, yep, with Zone sa Joheads and MP the King sa Lancelot, lahat yun nakatank. Ayun nga. So, kulang sila sa damage. So, magre-rely lang sila kay Wes and kay KelVJ. And KelVJ, kapag hindi siya naka-burst, di ba? Mm-hmm. Medyo mabawalan muna siya ng bisa for a certain moment. Mm-hmm. Tapos, kapag online na ulit yung skills niya, tsaka lang ulit tsaka siya. Tsaka lang siya papasok. Oo, kayang bumasok at magkaroon ng, kumbaga, tulong ulit. So, na-maximize yun ng Bren Euphoria nung late game. Kasi nung early, ramdam na ramdam nila yung damage ni Kiel. Ramdam kasi wala pang mga items din. Wala pang defensive items coming from Bren Euphoria. But magpapasok nga dito si KelVJ is biglang nandun yung Domino Blast. Mm. Nandun yung stun coming from Galolita. And dito natin makikita or malalaman natin kung paano nga ba nagtagumpay ang Bren Euphoria. Tara mo natin sa ating analysis. Maraming salamat, Papa Kulas at QWERTY. Kung kanina yung mga nanggulat ang nagwagi, ngayon naman masasabi natin na yung sistematiko yung mananatili. Dito, samay-sabay nating himayin kung ano nga bang nangyari sa pagitan ng Smart Omega Neos at Bren Euphoria sa game number 2 na kung saan kung babalikan natin muna simula sa ating draft, nandito na naman ang signature tank Lancelot ni MP The King at maging yung kakaibang mga ibinibitaw na picks ng Smart Omega Neos. Kaso nga lang, sabi nga ng cast natin, pagdating sa dulo ng ating laban, naging crucial na ng sobra yung magiging role ni KelVJ at ni Wes dito. Looking at the damage na na-inflict nila so far, malinaw na sila yung pinaka naging source of damage para dito sa side ng Smart Omega at naging mahirap para sa kanila eventually na i-pinpoint si Jisoo dahil hindi na nila maabot at ang pinaka naging inasahan na lang nila para talagang ma-pick off eto si Jisoo later on ay si KelVJ na hindi rin naman naging madali yung kanyang kayang gawin. Given na pagdating nung late game, napakarami nang nakapalibot at nakabantay kay Jisoo. Hindi natin tinatanggal yung ideya na talagang naging mahirap pumuesto para sa kay Jisoo given yung lineup na meron ang Smart Omega Neos. Nandiyan ang isang Joheads na nakatutok talaga sa kanya. Siya at siya ang laging hinahanap. Nandiyan ang Glue ni Sagitnu. Nandiyan din naman ang Gushon. And nakita natin yung combo ng isang Gushon at ng Joheads. Pero talagang sa dulo, kung sino yung mas naging calm and collected, sila ang nagwagi at nanag. At ngayon naman ay ating tignan kung sino yung ating MVP of that game. Yan ay walang iba kung hindi si Eugene dito sa kanyang Valentina na kinakitaan natin ng sobrang gandang consistency magmula sa kanya dahil napanatili niya talaga yung ganito kagandang standing hanggang sa dulo ng laban at talagang minake sure niya na sa tuwing siya ay may ta-target at ite-terrify, talagang nandoon yung iba pa niya mga kasama para talagang mag-provide ng follow-up damage at suporta para sa kanya. Ngayon naman,
balikan natin ang mga highlights na naganap doon sa ating naging laban na talagang hindi tulad o hindi natin masasabing mabilisan lang talaga kasi isa na namang naging napakahabang laban ang ating nasaksihan. Early game, makikita natin na tama ang sinabi ng casters, naging kalmado talaga at napaka dahan-dahan lang ng ginawa ng Omega Neos. Nang gulat sila at talagang they stayed true to their identity na yun yung ginamit nila dito sa lineup na meron na naman silang inilabas, which is yung Gusion nga ni Kel VJ. Kaso nga lang, dumating sa punto na talagang nagkaroon ng mga iilang errors na naman or mistakes din, miscommunications na nanggaling dito sa side ng Smart Omega Neos. At kung yung kwento ng game number 1 ay yung pag-capitalize ng Bren Euphoria at ng Omega Neos sa mga pagkakamali ng isa't isa, ganoon at ganoon lang din naman ang nakita natin dito sa laban dahil pareho talagang may or inilaban ng dalawang kupunan etong buong game na ito na umabot sa mahigit 20 minutes kung babalikan natin at tatandaan. At dito naman sa 13-minute mark kung babalikan natin, hindi na unang ma-pick off si Shizu during this particular team fight pero na-timingan ng Smart Omega Neos doon sa punto na naka-sniper lang siya kaya naman ang tapang nila. And nung punto na na-secure na din dito ni Lancelot or ni MP the King yung kanyang blade armor or yung kanyang last item, doon nila nagawang mas magtapang, talagang laban na sila ng laban pero hindi na talaga sumapat dahil yung Bren Euphoria ang talagang naman lagi ang nagwagi at talagang naka-execute ng mas magandang mga team fights. Eventually nagawa talaga nilang mag-assign ng kung sino yung magbabantay sa kanino at kung saan dapat pumuesto, kaya naman pagdating talaga doon sa huli nating nakitang clash na sobrang naging crucial eh nakita nating nagwagi na sila ng tuluyan at naisara ang laban. Pero ngayon tunghayan natin ang do or die match dahil ibabalik na muna natin sa casters natin.